Simbahan at Halalan 2022. One Godly Vote. Bilang paghahanda sa May 9 National Elections, inihahandog ng CBCP Permanent Council sa pamamagitan ng Commission on Public Affairs at Episcopal Commission on Social Communications sa pakikipagtulungan ng ARCOM AOC, TV Maria, Catholic Media Network, Radio Veritas Asia at Veritas 846. Ang radyo ng simbahan, ang isang one-on-one discussion ng mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at mga senador. The Catholic E-Forum. Alamin ang kanilang plataforma at mga advokasya sa politika, ekonomiya, kultura at kalikasan. The Catholic E-Forum. Kasama ang mga Veritas Anchors, Angelic Lazo at Reverend Father Jerome Ceciliano. The Catholic E-Forum. Mapapakinggan dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan at mapapanood sa Facebook page DZRV 846 at sa Veritas TV Sky Cable Channel 211. The Catholic E-Forum. Ang ating pong senatorial candidate ay nakilala po ano bilang isang actually marami na rin siyang nahawakang posisyon sa pamahalaan. Just to give you an example, siya po ay naglingkod bilang governor ng Ifugao from 2001 to 2004 and again 2007 to 2010. Naging mayor po ng Kiangan, Ifugao 1995 to 2001 at kongresista po Lone District of Ifugao ng 2010 hanggang 2016. And before that, counselor din po at nagsilbi rin po Executive Assistant ng Department of Environment and Natural Resources, Executive Director ng ASEAN Parliamentarians for Human Rights, at marami pa pong iba, particularly ito pong Ifugao Rice Terraces Movement President po niyan. Mahalaga po mapag-usapan natin yan. Siya po ay nag-aral at nagtapos with a Bachelor of Arts in Mass Communication majoring in Journalism sa University of the Philippines sa Diliman. Mga kapanalig, running for the Senate under the Liberal Party of the Philippines o LP, si former Congressman Chodoro Teddy Bagilat. Maganda umaga sa inyo, Congressman Teddy, and welcome to Radyo Veritas. Magandang umaga din, Angelique and Father Jerome. And Bangla Aldao, kinyatayo amin. Welcome po sa Radio Veritas. Maraming salamat. Thank you for having me. Alright, so ngayon, Congressman Teddy, we will ask you to begin. Ano ho? Pwede niyo pong pag-usapan yung mga naging mga panukalang batas na naihain niyo na po sa Kongreso, yung po mga nagawa niyo na po doon, at ano po mga plano niyo gawin. In a nutshell muna, ano ho, pagtayo po yung mga halal bilang senador. So your 8 minutes starts now. Okay. Ito na yung 8 minutes, ha? Yes, please. Sige, well, I'll introduce myself briefly first and then talk about my legislative track record. Kasi I think marami naman tayong time na pag-usapan yung mga iba pang advocacy na aking tinutulak. So I'm Teddy Browner Bagilat. I'm from Northern Luzon. Yung aking father's side, Bagilat, is pure Ifugao. Yung nanay ko naman, Browner, is a mix of American, Biscaya, Pangasinense, Ilocano, and Tribungadang ng Negro Biscaya. Pero I was born here in Manila until when I was 13 years old. Parang nag-soul searching ako, and then I felt that I wanted to discover my roots as a Katutubo. So against the wishes of my parents, so pumunta ako sa Ifugao, nag-migrate doon at 13, and then I guess yun yung pinaka-importanting decision ng aking buhay, because if I didn't continue my studies in Ifugao, yung aking pagka-high school doon, then wala ako ngayon. I would have probably chosen a different career. And then after high school, of course, balik ulit dito sa Quezon City and studied at UP. And then ang dami mga trabaho after college, DENR sa Lingkod Tao Kalikasan nila Sister Ida Velasquez, People's Youth Service, JLA Challenge 7. And then again in 1991, sabi ko, uwi ako sa Ifugao, wanted to discover myself. And then pag-uwi ko, sabi ng mga kabataan, very, very young din, na kinakailangan naman
kasi masyadong matatanda. Iba naman sa katutubong pamayanan, Council of Elders, sabi nila, why don't you run for counselor? So tumakbo ako, tinulak ng mga kabataan, and sunod-sunod na yan. I won as counselor, and then mayor for 6 years, and then governor for six years. And then, sorry, dito ka muna. And then, when I was governor, natanggal namin yung Ifugao sa list of 10 poorest provinces. We really focused on agriculture and tourism. Yun yung aming strategiya. And so, in 2010, I was asked by my province mates to try Congress. No? Pagpasok ko sa Kongreso, talagang sabi ko, hindi ko cut off dito. Hindi ako sanay dito yung mga debate. Pero I was designated as chairman of the Committee on Indigenous Peoples. So, lumawak yung mundo ko kasi dati Ifugao lang. And then when I became chairman of that committee, parang ako yung naging congressman ng Katutubo because bihira ang Katutubo sa Kongreso. No? So, lahat ng mga reklamo ng mga IPs sa kanilang ancestral domain, sa pakikipaglaban nila sa extractive industries, dinala sa aking opisina. So, yun talaga, lumawak yung inkaan tungkol sa mga indigenous issues. And in my second term naman, I was asked to chair the Committee on Agrarian Reform. So, from indigenous peoples, magkaka naman ang ating tinutulungan. Yun, masalimuot rin kasi agrarian reform. So, how to continue or how to complete, no, yung mga targets ng agrarian reform program natin at magtulak ng bagong batas sa agrarian reform. Pero at the same time, kasi if you deal with indigenous peoples, hindi maiiwasan na you also have to be a champion for the environment. Kasi daming mga issues na konektado sa kalikasan when you talk about indigenous people's rights. So naging akong parang timon ng mga mambabatas na nagtutulak ng mga environmental bills. So, kasama na dyan ang bagong batas sa paglilina, yung Sustainable Forest Management Act. I-declare na natin na protected area lahat ng ating mga natural forests. Yung National Land Use Act na ang tagal nang itinutulak sa Kongreso, more than 30 years, hindi pa rin naipapasa. And then yung aking pet bill, which is yung makilala naman yung traditional na pamumuno ng mga Katutubo and local communities doon sa remaining biodiversity sa loob ng kanilang lupa. Because ang kadalasan pag conservation of biodiversity, ang nangyayari is establishment of national parks. Kaso pinapalayas yung mga Katutubo, pinapalayas yung mga nakatira na doon, eh mas effective nga sila because they've been protecting the biodiversity for centuries. In fact, yung mga datos talagang papakita na yung mga naiiwan na lang natin na kalubatan, kasamot-saring buhay o biodiversity, ay nasa loob ng ancestral domains ng mga Katutubo. So that's one lot that I'm also trying to push na makilala naman, bigyan ng mandato ng gobyerno yung mga Katutubo pamayanan and non-indigenous communities dun sa protection ng kanilang biodiversity. And of course, we're talking about climate change. No? So isa rin sa yan na gusto kong aksyonan. We can discuss about this further later kasi bihirang pinag-uusapan ang climate action these days. It's not a sexy political issue. Samantalang napakahalaga dahil ang pinag-uusapan natin is the survival of our planet. No? So yun po yung aking mga naging advokasya dahil sa aking trabaho bilang kongresista. And then yung last term ko, naging akong bahagi ng genuine opposition, no, fighting for human rights, speaking against extrajudicial killings and the corruption of this government. After that, yung career ko, I finished my term as a congressman, my terms in 2019, and then naging kong executive director ng ASEAN Parliamentarians for Human Rights. So ito, mas malawak na naman kasi regional na about human rights in Southeast Asia. And at the same time, naging president ako ng Global Indigenous Community Conserved Areas, which is an international consortium of indigenous people, civil society groups, local communities. Nagtutulak, no, nung ang traditional governance of indigenous people sa kanilang biodiversity. So that in a nutshell is who I am and what I've
done so far in the field of public service. So halos three decades na rin sa larangan ng public service. At gusto ko sanang ituloy sa Senado. Again, pushing the same advocacies that I have already been fighting for in the House of Representatives about human rights, about the environment, about indigenous peoples, and about agriculture, and marami pang iba. Mm-hmm. So thank you for that, Congressman Teddy. Ano? Hindi mo natapos yung 8 minutes, ha? Ay, di ba? Tadami timer. But anyway, ano, at least magkakaroon pa tayo ng mas mahabang pagkakataon para mapag-usapan yung ibang advocacy mo, no? Sige, unahin muna natin. I'm very focused kanina na pinakikinggan kita. At yung ang mga advocacies mo, nakafocus naman din talaga, no? Environment, and then sa IPs, and then, of course, ando doon din yung fighting corruption. Pero itong unang ano namin, unang bugso ng pagtatanong, patungkol muna ito sa politika. Ano ho? Well, nahirapan ka na i-advance yung ilang mga batas. Kasi mukha yatang yung makasamahan mo dito sa Kongreso ay medyo hindi pa yata handa, ano? Na kumbaga harapin, tanggapin, isulong yung mga batas na yan. So, kung ikaw ay papalarin, for example, na maging senador, ano ang babaguhin mo sa political system natin? Okay? Meron ditong, well, yung tinatawag na dynasty, di ba? Meron din dito tayong personal, yung Information Act, di ba? Yung pagiging transparent. So, ano nakikita mo na dapat pang gawin natin para mas maging efficient yung ating ano, legislative sector, section ng ating pong ano, pamahalaan? Nabanggit mo na, Father Jerome, yung anti-political dynasty law. That's really very important because kung suriin natin yung composition ng ating Kongreso, the Senate and House of Representatives, kasama dyan yung local government officials. But I would say score around 75%, no, ng ating, maybe even more these days, no, kasi pati party list pinasukan na rin ng mga political dynasties. Eh. So parang around 75-80% ng ating mga kongresista at saka mga senador ay bahagi ng political dynasties. So we're talking about kung kapangyarihan, political, at kasama na doon ang economic power ay nasa kamay ng iilan. So siyempre definitely, meron silang mga interest na gustong protektahan. Kaya nga, bihirang makapasa ng isang progresibong batas tungkol sa kalikasan or natural resources management. Ang hirap. Nabanggit mo na rin yung freedom of information. Kung susuriin natin, maganda naman yung batas. Eh. Sinasabi na binibigyan ng kapangyarihan ang ating mga mamamayan na maka-access ng information tungkol sa mga transactions ng ating pamahalaan. That citizens' participation at the same time para maiwasan yung katiwalian kasi involved yung ating citizenry. Pero ang daming mga kongresista ang tumutukot. And to them, it's not about citizens' participation or good governance. It's about, you know, trying to control the information that goes to media. No? In fact, nagiging siyang usapin sa aming mga debate on freedom of information. Naging usapin siya tungkol sa responsibility ng media na maghayag daw ng katotohanan. Kasi palagi nga daw silang nababanatan sa media. So those were the debates during the freedom of information discussions. Kaya it's so difficult to push progressive laws kasi pareho yung ating composition year in year out. Mostly political dynasties fighting for the same interests. No? Kaya sa akin mahalaga na maipasa itong political dynasty. Kasi ang pinag-usapan natin dito is pagbabago ng kultura ng politika sa ating bansa. Eh. Napakamahal ng politika. Kaya sa akin, looking at election laws, kung paano natin malalabanan ang vote buying, which is very difficult by experience, pero ang tiwalaan kasi sa akin nagsisimula during the elections. Eh. Sa strong laki ng ginagastos ng mga candidates natin in election, siyempre, ang tanong is, pag sila ay manalo, paano nila babawiin yung kanilang ginastos? Kasi for a seat in Congress, kunyari, magastos na 200 to 300 million pesos.
ang tanong-tanong ka sa mga candidates, mga ganun, depende kung anong lugar. So yun nga, ang tanong is, paano nila babawiin or paano nila lalabanan yung temptation to enrich themselves when they are already in a seat of power. Kaya siguro talagang isipan natin, ano pa kaya magagawa natin in terms of having amendments to our election laws para maiwasan yung gases. Maybe, for instance, yung mga advertisements sa radio, sa TV, siguro bigyan ng equal access lahat ng kandidato. Kasi napakamahal mag-advertise sa TV at sa radio during election. So yung mga mayayaman lang talaga, yung mga bahagi ng mga political dynasties ang nakaka-afford ito, no? So yun yung mga naiisip ko, aside from yung political party reform, no? Wala tayong strict anti-turncoatism provision, no, sa ating mga batas, kaya yung mga politicians palundag-lundag, parang ang payo-paro, no? Pagkatapos ng election, kung sinong manalong presidente, silundagan lahat doon. So hindi malinaw kung anong ipinagalaban na plataforma ng ating mga political parties. We have so many political parties. Nalilito yung tao. Yes. Sorry po, medyo nag-buzzer na po kanina pa. Father, kung pwede lang, ano, itanong ko na to para related. Ano, kasi nabanggitin na po yung political butterflies, ano, yung paglilipat ng partido. Ilan na po ba natira sa LP? Parang naubos na ho yata at naglipara na ho sa iba. Kayo na lang ho yata, ilan na lang po ang nandiyan dyan. Ano? Ano nga ho ba ang specific law na pwede niyong gawin para this parang respetuhin po talaga ang partido at hindi para lamang sa personal na interes, kundi talaga sa mga prinsipyong pinaninindigan at pinaglalaban po ng partido. Okay. I see the timer here. So ilang? Yes. 3 minutes. Okay. Yes, 3 minutes for this. Okay, yeah. I got it. Yung anti-turncoatism law, nabanggit ko na yan, very specific na after the elections, hindi ka basta-basta pwedeng lumipat ng inyong partido, which is what happens. No? I'm sure after 2022, magkakaroon ng mga rigodon ng mga politiko sa mga ibang political parties. Pangalawa rin is yung political party reform. I think in other countries, mayroong mga subsidies sila doon sa mga political parties. No? Para naman at least ma-develop talaga yung institution na political party in terms of building their grassroots, in terms of promoting a certain ideology or a certain platform. Kaya na kami sa Liberal Party, we're trying to rebuild ourselves, no, and trying to institutionalize a people's party. Ibig sabihin, pwedeng maging miyembro yung mga mamamayan, hindi naman kinakailangan ang litiko. Pero dapat kumikiling ka sa isang ideology, which is liberal democracy. And then meron ka mga core values at plataforma. So kung ganun sana kasi yung mga political parties natin, malinaw yung pinaglalaban nila, and then you have members na hindi palipat-lipat, no, from politicians down to the grassroots level. So bahala na yung mga mamamayan pumili pagdating ng halalan, no, hindi lang yung personality ng politiko, kundi ano yung kanilang paninindigan, especially yung political party. Kasi ang ating elections rin o ating politika is very personality-oriented. Gusto natin ito kasi gusto natin yung kanyang mukha, gusto natin yung palitan niya, pero hindi natin iniisip kung ano ba yung pananindigan o pinaglaban ng kanyang partido. So political party reform to me is also very important aside from the anti-turncoatism law. Congressman, pinag-usapan natin kanina yung sabi mo ulit, ano, mahirap talaga kahit na meron kang mga plano. Pero mahirap talaga ito dahil ando dun yung dynasty sa Congress, tapos kapag pinalad ka naman na maging senador, may dynasty din dyan sa Senate. Ang gusto siguro malaman dito ng taong bayan, eh nakikita mo yung ganung hirap. So anong estratehiya ang pwede mong gamitin para etong mga magagandang plano mo sa political reform, electoral reform, ay talaga maisulong? Ano, ngayon, you may be dealing now with, well, lesser members, ano? Kasi 24 kayo dito sa Senado, whereas doon sa Congress ay napakarami ninyo. Talagang yung weaving through, ano, ay itong kumbaga ay
lahat ng mga differences na meron. Medyo mahirap talaga sa Kongreso, pero dito medyo konti. So ano yung specifics na pwede ninyong gawin para at least malaman ng mga botante ngayon, pwede pala to, pwede palang gawin, kahit na medyo mahirap? Yeah, kaya na palagi kong sinasabi dun sa mga, for instance, yung nagtutulak ng mga environmental laws, kinakailangan buuin rin natin, palakasin natin yung environmental constituency. Kasi ang Kongreso naman, it's really about driven by politics. No? Kung yun ang gusto ng namihan, yun ang kanilang itutulak. Kahit salungat doon sa kanilang paniniwala o sa kanilang interest, pero ito yung kagustuhan ng karamihan, talagang kakagat man ang Kongreso at Senado. Eh. Like for instance, right now, pinaka-famous na panawagan is yung tanggalin yung ex-tax, di ba? Doon sa petrolyo kasi ang taas na ng presyo ng gasoline. I'm pretty sure most of the senators in Congress would say, yeah, we are for that because yun yung panawag ng tao. Kaya nga, yung mga tinutulak na ng batas, like for instance, freedom of information. Marami sa ating mga kababayan, hindi nila alam ano ba ibig sabihin ng access to information o bakit napakahalaga ng FOI na maitulak nilang isang batas. Ganun rin sa environment. We do have mga civil society organizations, mga katutubo, even mga farmers groups na for the environment, bagong batas na pagmimina. Pero the general public, hindi pag siguro magkaroon ka ng survey, ano ba mga pinaportante sa PIN? Hindi siya nasa taas, nasa top 10, napakababa. And that's why, yung mga kongresista, yung mga senator, okay lang kung hindi natin masyadong pagsapan ng climate action, ang environment. So sa akin, importante talaga, mahirap man, no? Ipaliwanag pa rin sa ating mga botante kung bakit napakahalaga nitong mga usaping ito. Environment, fight against corruption, transparency and good governance. No? Ang hirap kasi alam naman natin na bukang bibigyan ng mga politiko, pero sa mga botante, hindi eh. So I think maybe that's where institutions like the Catholic Media Network Veritas can come in kasi we're always saying na you cannot be neutral in this fight. But what do you mean about not being neutral? It's not just about fighting corruption or being honest in public service. Pero ano yung mga iba pang mga issues na napakahalaga? Yun sa tingin ko ang kulang. Although, nagkakaroon naman ng improvements no, every Congress. I mean, like right now, masasabi ko sa Congreso, at least we have a solid group of environmental legislators. Sa Senado, kulang pa. Mabibilang mo sino ang for the environment. But at least sa Congress, meron na tayong solid core because sinusuportaan rin sila ng solid constituency. So I think it works both ways. Building your core doon sa loob ng Congreso and then outside of Congress. Okay, thank you. Ajik? Okay, thank you. Thank you po, Congressman Teddy. Puntahan natin ang ekonomiya. Sabi niyo po na naging chairman din po kayo ng Committee on Agrarian Reform. Ano po nakita niyong depekto dyan? Because ilang batas na po ang nailabas ano, tungkol po sa agrarian reform, nagkaroon na ng extension ito ng mahabang panahon, and yet nananatiling napakahirap po ng ating mga magsasaka, yung mga natitira po, yung mga anak nila, ayaw na hong maging mga magsasaka. Yung food security po natin ay nalagay sa alanganin at patuloy po ang ating pag-i-import ano, ng mga pagkain tulad po ng bigas at ngayon pati gulay pumapasok na rin. Ano po ang pwedeng gawin para talagang mas may angat po natin ang kabuhayan po ng ating magsasaka at mas secure po natin ang food security sa bansa? Yeah, thank you, Angela. Well, actually, at the policy level, for me kasi, ang policy natin ngayon para magtumugon doon sa problema natin sa food security is importation. So on that level already, hindi tama. Kasi parang ang mindset mo is okay lang kung magtigil na yung mga magsaka kasi andyan na ang importation. So we are actually beholden to farmers overseas.
example, yung rice tariffication mo, yun yung nakamahalaga past so far na inaipasan itong administration itong for the past 3 years in terms of addressing food security. Rice tariffication na hinayaan na mag-import tayo ng bigas galing mostly from Thailand and Vietnam. Baksak ang presyo tuloy ng bigas sa local farmers natin. Pero ang dahilan kung bakit mas mura ang bigas galing sa Thailand and Vietnam is doon sa Thailand and Vietnam, may subsidy yung pamahalaan doon sa kanilang farmers. Eh ngayon, grabe na ang presyo ng abono. Because again, most of our farm inputs are imported, no? Galing yan sa overseas. So sa akin, siguro ang stopgap measure right now is to provide subsidies to also to our farmers, no? Para naman makapag-compete sila kasi hinayaan na natin itong food importation. No? Bigyan natin sila ng subsidies, bigyan natin sila ng capital para naman makapag-isip rin sila ng karagdagan na kabuhayan. Because for farmers, especially these days, farming is not enough to provide you for your for a family's needs, no? Tatanim sila 4 na buwan and then pagkatapos ng 4 na buwan saka sila sa aani. At ngayon dahil nga sa climate change, kaliwat kanan ang bagyo, minsan naman El Nino. So importante rin siguro yung comprehensive crop insurance for all our farmers and future folks. Of course, to be subsidized by government itong insurance coverage, no? And kulang talaga yung investments natin in agriculture. Ako, karanasan ko to as a governor and a congressman. Kadalasan ang government mag-i-invest yan sa build sa mga urban centers. O di kaya kung sa countryside naman ang investment ng pamahalaan when it comes to infrastructure is sa tourism areas. Meron tayong tourism roads . Nakalimutan natin yung farm to market roads and irrigation systems. Kaya nga sa Nueva Ecija, which is supposed to be a rice granary ng Luzon, sabi nila kalahati lang ng kanilang irrigations are fully irrigated. So yun sa tingin ko yung mga tugunan, no? Pagdating sa pangangailangan ng agrikultura. Right, thank you po, Congressman Freddy. Okay, Congressman, ano, binanggit po ninyo dito na yung production ng ating mga local farmers ay bumaba. At saka medyo nagmahal din, ano? Kasi kinakailangan din nila talaga makipag-compete, pero mahal nga. At walang subsidy na binabanggit mo. Pero binanggit mo na rin kanina na meron tayo ditong problema pa . Baka naman itong climate change na nangyayari ay talagang malaking factor para yung produksyon ng ating mga farmers ay di talaga umangat dahil nasisira na kagad, ano? Eh kung halimbawa ganito yung mga nakikita natin na problema o issue, napakamasalimot, ano, very complicated. Well, how are we going to simplify that, ano, for an ordinary farmer, okay? Sa pamamagitan, pag-alimbawa na pag-iintroduce ng batas para itong rice certification law na to na nakakuha ng dahilan para ipasa, di ba? Kasi wala naman tayong produce dito, medyo mahal, mag-import na lang tayo kasi mura. So ngayon, ano ba ang pwede mo pang gawin dito para at least matapatas natin yung production, mapababa, okay? Anong batas na gagawin mo? Anong tulong ang pwede mong i-contribute para sa kanila? Okay, yung National Land Use Act, importante yun. Because pag National Land Use Act, meron tayong clear mandates sa local governments to declare prime agricultural lands as protected areas. Kasi ano rin kaliwat kanan na rin yung conversion natin. Yan ang dahilan kung bakit rin nagkakaroon tayo ng security problems. Marami na sa mga ating rice lands ay nagiging subdivisions. Papasok lang si Carmela Homes o si SM. Nababago na yung land use. Nagiging, no, nagiging department store o di kaya subdivision, no, yung ating mga agricultural lands. So sa tingin ko, importante, meron tayong long-term planning. Itong mga prime agricultural lands, these are rice lands, corn lands na irrigated, should be protected. Hindi pwedeng i-convert. Pangalawa, bahagi rin doon, no, sa land use is declaring our critical watershed. Yung naiiwan na lang natin na kabundukan as protected area. So dapat ito maipaliwanag sa farmers, no, na ang dahilan kung bakit grabe ang baha, no, which affects our farmers, no. O di kaya grabe ang tagtuyo, yung walang ulan. O di kaya grabe ang soil erosion,
talagang nababawasan ang productivity ng mga farmlands natin kung may soil erosion, no? Ay dahil kinalbo natin yung kabundukan natin. I'm sure the farmers will understand. The indigenous peoples na mga farmers rin naiintindihan nito, eh. Connection ng environment, ng forest, doon sa kanilang agricultural lands. So talagang kinakailangan ipaliwanag rin ito sa ating taong bayan. So the National Land Act also gives that mandate for local governments, no, to declare as protected areas yung kanilang critical watershed. So sa akin, mahalaga yung naluwa. Even sa economy, kasi lagi na lang sinasabi, pag pro-environment ka, anti-development ka, which is not true. In fact, yung land use nga is for an investor, mas gusto niya na malinaw yung land use ng isang LGU. Kasi pag pasok sa isang local na pamahalaan, gusto niya mag-invest, makikita niya doon sa national land, isang land use plan nila na, oh, dito ako pwedeng magtayo ng aking department store. Dito naman yung identified na industrial zone. Dito naman ang identified na commercial area na hindi nababaha. Because part of land use is not just identifying kung ano yung saan pwede tayo ng economic zone o commercial area. It's also about disaster risk reduction management, no? So identified rin doon yung mga geohazard areas, yung madaling bahain, para hindi pwedeng lagyan yun ng mga subdivisions at saka commercial areas, no? So I think both for the economy and the environment, napakahalaga, and even for food security, napakahalaga ng National Land Use Act. Okay, thank you. Pagkandagdag na lang, Congressman, yung agriculture talagang malaki ang ambag nito, eh, sa pag-angat ng ekonomiya, pero nakita na natin dito yung mga issues na nakakaapekto. Pero hindi kinakailangan na dependent lang tayo sa agriculture, ano? At mayroong mga nagmumungkahi dito, dapat patatagin din natin yung manufacturing, industrialization. Pero itong mga ganitong mga usapin, manufacturing, industrialization, maaari makakaapekto din talaga ito doon sa mga lupa kasi gagamitin nila yan, eh. Ano? So ano naman ang take mo dito para talagang mag-take off naman ang ekonomiya natin at ma-sustain naman natin, ano, pagpapatatag ng manufacturing industries dito sa Pilipinas? Yeah, well, it has to be a balanced father. No? Kaya nga yung land use is important, eh. Kasi yun yung long-term plan, eh. Saan ang manufacturing mo? Saan ang agriculture mo? Saan ang residency? Lalo na sa Pilipinas na archipelago tayo, we have 110 million Filipinos living in islands, 7,000 islands. So, medyo maliit yung lupain natin, you know? Kinakailangan tayong plano kung magandang pagpaplano doon sa ating finite na lupa, no? Sa tingin ko, agriculture is very important, manufacturing is important, but I think one big economic driver din of the Philippines is tourism. Kasi nga, nung ako yung governor, yun yung nakita kong economic strategy for Ifugao. Agriculture and tourism, because it complements each other. Like for instance, yung Ifugao rice terraces. Yun naman ang pinakasikat na lupa sa Ifugao, no, lugar sa Ifugao. Yung Ifugao rice terraces. So it's a tourism area. Ang dami naming nakukuha ang mga turista because of the rice terraces. Eh, ang tourism, ano yan, eh? Big economic driver yan, multiplier effect, ano, ang economic dividends mo sa tourism. Hindi lang yung tour guides, yung mga hotels, yung mga public transport, yung gumagawa ng pasalubog, marami. At the same time, yung rice terraces, agricultural land range ka. So by developing the agriculture of Ifugao, napalakas namin yung tourism. So sa tingin ko, especially how do we get ourselves from this pandemic, no? Meron akong dalawang naiisip. Focus on agriculture and again, no, invest in tourism also. I think for the Philippines, importante yon. And then, banggitin ko na rin yung maritime industry because we have a big potential to become a maritime power in the Philippines. Dahil ang dami nating isla. So, pating na lang sa inter-island shipping, kitang-kita na tayo. And yet, we import ships from abroad, second-hand ships from China, from Japan, no?
So wala tayong shipbuilding capacity. So sa tingin ko yung mga existing port facilities natin, let's identify saan rin tayo magkakaroon ng mga shipbuilding facilities para tayo na mismo mag-provide ng ating mga bako dito sa Pilipinas. And that's going to give jobs, no, yung shipbuilding. And at the same time, yung ship registry. Kasi nga, Singapore, napakalit na isla, pero grabe ang mga barko na nagpaparegister doon. Ang laki ang nakukuha nilang income from ship registry. So, yun yung nakikita ko na maaaring ma-introduce ko sa Senado. Ito mong next question po ay may kaugnayan po sa kalikasan, may kaugnayan din po sa IT, so indigenous peoples. Ano? Ito yung plano ko na, well, actually, ewan ko kung nasimula na po ito, yun hong Kaliwa Dam na hinatayo nga po dito ho sa Sitio Cablao sa Barangay Pagsanghagahan sa General Nacar, Quezon, kasama po ang Sitio Queboro sa Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Sa isang banda, environmental concern po ito because kasama po dito ang mga forest land, ano ho, kasama po yung paglunod sa flora and fauna, species ng hayop at ng mga halaman na maaari pong mawala forever. At kasama rin po dyan ang ancestral domain ng mga kaputubo po natin na nangirahan po dyan. Pag tayo po'y naging senador, tayo po ba'y magsasagawa ng investigasyon o review dito po sa proyektong ito? Dahil sa kabilang banda, ito nga ho'y planned po'y magbigay ng tubig ano ho, para sa mga naninirahan sa Metro Manila. Pero sa kabilang banda naman nga po, yung pinsalang idudulot po nito sa kalikasan at sa buhay po ng ating mga katutubo. Your answer, please. Okay, Angelique. Thank you for bringing that up kasi isang malaking issue itong Kaliwada. In fact, itong darating na ito magkakaroon bukas, magkakaroon kami ng dialogue sa mga dumagat sa tungkol dito sa Kaliwada. Sa akin, hindi lang investigahan, pero piglin muna yung construction ng kalsada na pasok doon sa area. Kasi hindi pa nabibigyan ng tinatawag nating na consent. Yung free prior informed consent process, no, yan yung isa niya sa gawa ngayon. Ayon sa ating batas, dapat may pagsang-ayon ng mga katutubong pamayanan sa proyektong Kaliwa bago ito masimulan. Eh yung pag-construct na mismo ng batas ay ng kalsada ay violation na ng FIC. So it has to be free, prior, and informed, no, before maibigay yung ating pagsang-ayon. So pigilin muna talagang siguraduhin na tama yung proseso, yung free prior informed consent. No? Magkakaroon talaga ng consultation, maipapaliwanag talaga yung proyekto doon sa mga katutubo para yung saka sila magpapasya kung papayagan nila o hindi. Secondly, gusto ko rin talagang aralin. No, kung, of course, alam naman natin na kulang ang tubig dito sa Metro Manila. That's one of the reasons why gusto itayo itong Kaliwada. Pero arali, ano ba talaga yung water needs ng ating Metro Manila residents? Kasi minsan, ito ano, food for thought lang, minsan mga subdivisions, no, yung mga posh subdivisions, yung mga mayayamang subdivision, grabe yung paggamit nila ng tubig, no, sa kanilang mga hardin, sa paglinis ng mga sasakyan nila, sa pagligo ng mga aso nila. Pero doon naman sa mga slum areas, no, grabe, nagpipila naman yung mga tao. So maybe, hindi lang yung lack of water, pero yung inequitable distribution ng ating tubig. So pag-aralan rin yun. No? Pangalawa, gusto ko rin i-maximize yung rainwater catchment areas natin dito sa mga cities. Kasi matagal na tong konsepto. We can also rely on rainwater, at least doon sa mga ibang pangangailangan natin sa water needs natin dito sa Metro Manila. Siguro kinakailangan pag-aralan. And then, how do we rehabilitate yung mga existing sources natin of water? Saan dyan ang angat? No? The reason why talagang nagkulang na yung angat is because of the deforestation in the surrounding areas. Heavily silted na yung ating mga water catchments. So, importante rin sigurong isipin para natin ma-rehabilitate yung mga existing sources natin.
Right. Thank you po for your answer. Back to you, Father. Water is an essential need, Jik, ano? At maganda na binanggit niya dito yung hindi equitable yung distribution ng water, ano? At very specific, pati yung examples. And I'm happy to note, ano, na binanggit po ito ni Congressman Teddy. But another issue na dapat siguro ditong tutukan din, yung singil, ano, sa tubig. Di ba? Napakamahal yan. It is an essential need, pero mukha yatang yung mga tao ay hirap din, ano, na magbayad dito. Dahil siguro sa privatized ang tubig, di ba? Nagsusupply nito mga private companies. So sa ganung pong situation, Congressman Teddy, ano ang pwede mong gawin, ano, sa privatization nitong mga essential needs, hindi lamang ng tubig, na nagdudulot ngayon na mataas sa singil. Kuryente, essential need din yan, pero mataas din yung singil sa atin. So what will you do about this? Well, of course, talagang puso na ngayon, eh. Nangyayari, hindi na naman dito sa Metro Manila, but all over the Philippines, yung privatization ng ating mga public utilities. Because electricity is under the domain of mga elect cooperatives. And kinakailangan rin talagang aralin. Hindi ko rin nasa baguhin, no, yung electric cooperative system. In fact, dapat supportahan yan. Pero aralin rin. Kasi meron talagang mga probinsya, andun na mismo yung source of energy, andun yung dam, andun yung solar energy facility, and yet mas mahal yung pinabayad nilang kuryente doon sa electric cooperative. So that's something that needs to be studied also. We look into the epira kung paano maiwasan yung ganon. Pagdating naman sa water, yan, ang dami kong naririnig, privatization of the water utilities doon sa mga probinsya. Supposedly, gaganda daw yung services. Hindi naman daw gumanda yung services. Kulang pa rin sa tubig. Mas nagmahal pa yung presyo because tinake over ng isang private company, no? So, while under the law, it's possible, it's legal, no? Dati kasi, mga luwa, eh. Sila yung nagpapatakbo ng mga water districts, no? Ang problem minsan, hindi maganda yung papatakbo. So that's where the private sector comes in because there's always this mindset na pag private sector mas efficient, no? But that it's not always the case. So far ang naririnig ko sa mga kanayunan na take over nga ng mga private sector yung kanilang water utilities, pero hindi naman gumanda yung water service at mas nagmahal pa yung presyo. So sa akin siguro it's high time also investigate to study ng Senado itong privatization of public utilities and then think kung kinakailangan magkaroon tayo ng mga pagbabago sa ating batas. Kasi yun nga, it's not always true na pag pumasok ang private sector, mag-improve yung services. Nangyayari usually is mas nagiging mahal pa yung public utility services, no, pag pumasok ang private sector. Po, ang unang tanong po natin ay may kinalaman po ito sa educational system po ng ating bansa. May mga magulang pong dumudulog sa aming tanggapan sa Commission on Family and Life dito po sa Archdiocese of Manila upang magbahagi ng kanilang mga alalahanin at frustration tungkol sa competency ng kanilang mga anak. Minsan kasi grade 6 na ang kanilang anak pero hirap na hirap pa rin magbasa. Grade 9 o grade 10 na sila pero hirap pa rin magsulat ng mga talata o paragraph. Ano po ang nakikita mong ugat ng suliraning ito? At bilang senador, ano po ang mabuting hakbang ang gagawin mo upang ayusin ang educational system ng bansa? Okay. Thank you, guys. Thank you, Vivian. Malaking epekto talaga itong pandemya doon sa ating educational system. Yung online education, ako ah, dahil nakikita ko yung mga pamangkin ko online, kaharap nila computer, pero they're easily distracted. Minsan sa tabi, meron silang games when ganyan. So hindi ko talaga alam kung gaano kasuccessful na, no, yung ating shift online education during the pandemic. Definitely may effect yan sa learnings ng ating mga kabataan. But even before, tama, akala natin napakagaling ng mga Pilipino dahil magaling tayong mag-Ingles. Pero actually, nag-iiwanan tayo ng ating mga kapitbahay in terms of sa science and technology, in terms rin sa ating creative thinking, no, in terms of self-expressing ourselves, no, so through education. So
sinubukan na natin marami eh. Pagbabag ng curriculum, mother tongue, K-12, pero bakit pa rin meron tayong ganitong mga problema? So ako sinusuportahan ko yung panukala ng mga educational stakeholders na bumuo talaga ng isang commission to investigate and assess what the ills in our educational system. Kasi tulad ng sabi ko, ang dami na natin sinubukan. That's one, no? And dito sa commission na ito, dapat inclusive yung consultation kasama yung mga magulang, yung ating mga private institutions, no? Like yung mga Catholic schools, no? Mga teachers, lahat, mga estudyante, no? Talaga mapakinggan natin, suriin natin ano yung mga kinakailangan natin na ipasa ng mga batas o mga programs na isulong tungkol sa edukasyon. Second, malaki dapat talaga yung investment natin in education. Sabi nga nila, if you want to have a ballpark figure, at least 6% equivalent ng iyong GDP. Sa ngayon, it's probably around 3%. Although biggest, ha, slice of the budget, ito na, ito ko kasi budget ang pinag-usapan sa Kongreso. Biggest budget pa rin ang DepEd sa CHED combined, pero kulang. Ibig sabihin kulang, no? Sa dapat doblehin. Gawin natin 6% equivalent of our gross domestic product, no? Pangatlo, importante talaga siguraduhin din na lahat ng mga kabataang Pilipino ay makapagtapos. We do have this free tertiary education law which I supported, pero kulang pa rin eh. Marami pa rin sa ating mga kabataan, lalo-lalo na yung mga katutubo, yung talaga mga mahihirap, persons with disabilities, no, ang walang access to quality education. So kung bubuhusin natin ang scholarship, kulang lang yung tuition fee, pati siguro lahat ng gamit nila, especially now, online education, importante yung mga gadgets. So kailangan buhus natin doon sa mga needy, no? Poor but deserving students. Okay, so thank you so much po, Congressman Teddy. Ngayon naman po, Congressman Teddy, tungkol po ito sa ating Filipino values. So ang pagiging magalang po, pagsasabi po ng totoo, alam po natin na magandang ugali po ito ng pamilyang Pilipino. Ngunit hindi po kaila sa atin na sa kasalukuyan po. Sobrang laganap na po yung pagmumura, yung pagsasabi po ng mga masakit at masamang salita sa ating kapwa, kung kahit po sa social media. Kung sakali po kayo ay papalarin bilang senador, mahalal bilang senador, ano po yung konkreto niyo pong gagawin para po mapanatili yung mga mabubuting ugali at saka po yung mga mabubuting pakikitungo ng mga Pilipino sa kanyang kapwa, lalong-lalo na po sa mga nakatatanda? Yeah. Yung retool or assessment of our educational system, sa akin, bahag yung emphasis on the positive cultural values of the Filipinos. Of course, dati alam natin na bahagi ng grades, di ba, yung GMRC, di ba, good manners and right conduct. I think bago na yung equivalent niya ngayon. Pero siguro, lalong-lalo na ngayong panahon, no, kinakailangan magkaroon talaga ng emphasis, no, on positive cultural values of Filipinos. Dahil ang value system ng kabataan ngayon, hinuhubog ng social media. Usually kasi pag cultural values, hinuhubog na ng simbahan, ng pamilya, at paaraan. No? Pero these days, gira na sa ating mga kabataan ang nakikipagkwentuhan sa kanilang magulang kasi ang kaharap nila, gadget. Nakikita ko yan sa mga pamangkin ko. Eh, no? Bihira rin ang kabataan na sisimba, I guess because of the pandemic, but yun nga, importante rin, kinakailangan na rin palakasin natin yung mga religious institutions natin in getting the younger generations back to church. And then sa school, kasi yun naman yung captured audience mo talaga for how many years papasok sila sa paaralan. Yun nga, emphasis also on cultural values. Kasi yun, nakuha na nila, namamold na yung ating cultural values sa social media, sa Facebook, sa YouTube. So I guess maybe part of the educational system retooling is trying to teach also yung mga kabataan natin o yung mga estudyante natin how to become responsible users of social media. No? Meron tayong dapat code of conduct. No? Kasi ano pa lang eh, elementary pa lang, may Facebook account ka na eh. So dapat bahagi siguro ng pagtuturo sa ating mga klase is, okay,
social media is already a way of life. That's something that we have to deal with. Parents have to deal with. So, bahagi siguro nung teaching sa classes, paano ka magiging responsible na gumagamit ng Facebook? Because one, ang diskurso hindi maganda sa Facebook yan. No? Social media apps are not good venues of discussion. Iba pa rin kung sa klase, iba pa rin yung face-to-face. Kasi pag sa gawin mong, ah, sige, mag-discuss tayo sa Facebook. Kasi yun ang nakikita ng mga kabataan ngayon. Eh. Gusto nilang maghayag ng kanilang talobin. Okay, that's what Facebook, that's what social media is all about. Ihayag mo yung iyong personal na sa loobin. Pero yung diskurso, yung debate, hindi maganda sa social media ngayon. Kasi banatan, awayan, no? Nagte-create tuloy ng ibang values, no, because of this. Kaya sa akin, yan, ituro rin natin sa ating mga schools, no, itong how to become social responsible social media practitioner. Po, ang pangatlong tanong po natin mula po dito sa Commission on Family and Life, Congressman Teddy, ang katanungan po natin ay may kinalaman po dito po sa history revisionism. Po, ngayon po ay talagang laganap po talaga, may kaugnayan pa rin po ito sa social media, Congressman. So laganap po ang fake news sa social media ngayon. Isa po ito sa mga suliranin na nararanasan ng pamilyang Pilipino. Ito rin po ay ang isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang kamalayan ng mga kabataan tungkol po sa kasaysayan ng ating bansa. So ngayon, ito po ang tanong. Ano po ang konkretong hakbang ang gagawin nyo bilang isang senador upang matigil ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media at mapanagot ang sinumang gumagawa nito? Well, nabanggit mo eh kanina yung historical revisionism. So, simple lang, balikan natin yung mga textbooks natin. Ako, tinignan ko yung mga textbooks ng aking mga pamangkin. When it comes to history, especially yung history during the March Law years, napakalabnaw eh. Parang nakalagay lang doon na Ferdinand Marcos, the dictator, declared martial law to fight communism. And then, after that, nagkaroon tayo ng age of infrastructure. Dami ng mga tinayong mga gusali, mga kalasada. Pero wala masyadong pinanggit about the corruption, about the human rights violations during that period. And nagkaroon ng EDSA. So yun lang, napakababaw, no, yung this. Parang playing safe yung itinuturo sa ating mga high school and elementary students when it comes to those dark periods in our history. Kasi tingin ko, no, in order for us to really ensure na hindi mangyayari ulit ito, kinakailangan ituro ito sa ating mga kabataan. No? Because other countries naman, like Germany, grabe yung kanilang historical lessons about what happened in World War II, about Nazism, about the Hitler. Ganun rin sa Japan, no? Yung mga kabataan doon, talagang alam nila ang nangyari ng World War II dito sa Pilipinas. That's why pag pumupunta sila sa Pilipinas, yung mga Japanese na mga kabataan, they're very respectful kasi inaral nila eh, no, yung abuses ng Japanese Imperial Army dito sa Pilipinas. So I think it's high time na ganun rin sa atin, no? We should really teach truth in our history. No? Ang nangyayari nga, historical revisionism, natututuloy ng mga kabataan sa Facebook kasi kulang yung nababasa nila sa textbooks eh. Ito pala yung nangyari sa martial law. Parang kulang information. Saan pa sila kukuha ng information? Diyan pumapasok ang social media. Although, dapat talaga at this age with internet access, pwede sanang maturo kung ano ba yung mga sites na kung saan pwede ka talagang mag-research at ito, mga validated sites ito. Factual naman yung kanilang information, pero hindi eh. Because social media, kung saan-saan nakakapulot yung ating kabataan tungkol sa information sa ating kasaysayan. So, napakahalaga na balikan natin yung textbooks natin, palitan natin yung mga nakalagay doon tungkol sa dark years, especially martial law, or any other period na matingkad ang kwalian, matingkad ang human rights violation, at ituro natin sa ating mga mag-aaral para hindi sila maghanap ng ibang source of information, which is usually dyan pumapasok ang fake news at saka misinformation.
Okay, thank you so much po. Ito po yung pang-apat na tanong. Yes po. Hindi, yung gusto ko lang mag comment doon sa sinabi ni Congressman Teddy. So, ibig niyo pong sabihin, kailangan po natin magkaroon ng textbook evaluation kasi parang doon po yung nagkakaroon ng problema, Congressman Teddy. Tama po ba? Yeah, yeah. Maraming, even with our textbook, maraming misinformation or lack of information doon. Salamat po. Congressman Teddy, last year po, nagkaroon po kami ng pagkakataon para mabisita po yung isang community ng mga AITA sa Bataan po. At nasabi po nila sa amin na isa po sa mga issue nila ay yung tungkol po sa ancestral domain. Ayan po. Ano po yung gagawin ninyo upang maibalik sa mga katutubo yung mga lupang nakapaloob sa kanila bilang ancestral domain na pinagsasamantalahan po ngayon ng mga politiko at mayayamang negosyante? Yeah. Okay. Thank you, Vivian. Pero na tayong batas, yung Indigenous Peoples Rights Act, na kinilala yung mga katutubo, yung kanilang mga karapatan, at kinikilala na meron silang ninunong lupa. Actually, mas maswerte pa tayo, mga Pilipinong katutubo, kaysa sa mga ibang bansa na talagang hindi kinikilala yung mga katutubo. Wala silang batas, wala silang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. In the Philippines, we have the National Commission for Indigenous Peoples. No? But ang problema ay yung enforcement ng batas. Mabagal yung pagtitulo. Alalahanin natin kasi, Guy, Vivian, sa mga takapakinig natin, karamihan ng mga katutubo kasi wala silang konsepto ng land ownership. Kumbaga, ang lupa ay lupa natin itong lahat. No? Hindi yung katulad ng iba na akin itong lupa, dapat may titulo. So that's why wala silang mga documents. Very oral yung kanilang pag-delineate ng ancestral domain. No? Itong bundok, ancestral domain niya ng AITA. Magmula doon sa ilog na yon hanggang dito sa punong mangga, yan po yung aming tahanan, yan po yung bahay namin. No? Pero ngayon, paliit na ang mundo ng mga AITAs. No? Andyan ang LGU, andyan ang mga commercial establishments, no? Ayan yung mga dayuhan. So ayaw nila makipag-away, so nagre-retreat sila sa mga bundok, no? Sa mga gubat. Pero kadalasan, yung mga katutubo dati nasa Kapatagan, at yung bundok, yun yung kanilang hunting ground, dyan sila kumukuha ng pagkain. No? Pero because of encroachment into their tahanan noon, lumiliit na, and that's why you need to have these ancestral domain titles. Andyan yan sa batas. The government will be recognizing yung ancestral domain ng mga katutubo sa pamamagitan ng pag-issue ng CADT or Certificate of Ancestral Domain Title. Kaso lang, napakabagal. Kulang ang budget ng NCIP para magkaroon ng survey kasi diyan naman nagsisimula yan. Survey, paglalahad ng kanilang customs and traditions, history, yung mga requirement. Walang kakayahan yung mga katutubo na magsulat ng kanilang history, ng kanilang indigenous political structures kasi oral nga yung aming culture. So that's where government should come in, dagdagan ng pondo talaga. At siguraduhin na pabilisin yung proseso. Kasi darating ang panahon, at ito, mensahe ko nga sa mga katutubo sa Palawan, yung pumunta ako doon, kung hindi tayo mag-push back sa encroachment ng ancestral domains natin, darating ang panahon, wala nang maiiwan doon sa ating ninunong lupa. So kinakailangan mag-push back yung mga katutubo at dyan ang gobyerno, kinakailangan tumulong sa kanila sa pag-enforce o pag-implement it. Indigenous Peoples Rights. Okay, thank you so much po, Congressman Teddy. Okay, so para po sa panglima at panghuling question po namin mula dito po sa Commission on Family and Life, Congressman Teddy, ito po yung isang ano po natin, yung concern po ito ng mga OFW. Kasi po dito po sa amin, dito po sa Commission on Family and Life, base na rin po ito sa mga karanasan po namin na maraming mga pamilya ang dumudulog din po sa amin na humaharap sila, ang mga pamilyang humaharap sa samot-saring mga problema dahil sa pagtatrabaho ng mga magulang sa ibang bansa. So bilang isang senador, ano po ang nakikita mong mabuting solusyon para maproteksyonan ang institusyon ng pamilya mula sa suliraning dulot ng pagtatrabaho ng mga magulang sa ibang bansa? Well, long-term vision talaga, ayusin natin ang ating bansa.
no? Politically, culturally, and economically, napakahalaga noon para hindi na tayo mapilitan, no? Hindi mapilitan yung mga kababayan natin na magtrabaho overseas. Kumbaga, sa akin sana yung pagkatrabaho overseas, choice mo yon kasi ginusto mo, hindi yung napilitan ka na maghanap ng hanap buhay sa ibang bansa. So definitely, this has a lot to do about fixing our economy, making sure na walang inequality, kasi yun ang problema natin. Umaangat nga yung ating ekonomiya, nag-improve yung ating gross domestic product, pero hindi siya inclusive. Maraming naiiwan, no? Iilan lang ang mayaman o no, umaangat, pero mga karamihan pa rin ay nahihirapan, and that's why they go overseas, no? Kasama na dyan yung pagtaas ng sweldo ng ating mga government workers, whether yung teachers. Kasi kung ikukumpara mo sa Indonesia, sa Thailand, Vietnam, ang taas, mas mataas talaga yung sweldo ng mga guro. And that's why marami sa mga ating education graduates, they'd rather work overseas, not as teachers, no? But as domestic helpers. Kasi mataas yung sweldo, no? Ng isang domestic helper, for instance, sa Hong Kong, kaysa sa isang guro dito sa Pilipinas. Ganoon na rin sa ating health sector. Dami kong kala, chief of the governor ako, chief of hospital namin, nag-aaral lang nursing kasi gusto niya magtrabaho sa US. Mas pataas daw ang makukuha niya bilang nurse doon kaysa bilang chief of hospital dito sa Pilipinas. So, importante rin itaas rin yung sweldo ng ating mga health workers o yung mga ating mga kawani sa pamahalaan, no? Importante rin sa private sector. Tignan natin paano natin maiaangat yung kanilang sweldo sa private sector, no? And yun nga, yung economy natin. Yung plano namin kasi sa aming lineup is yung gawing Pilipinas na Center of Climate Action Technology or Climate Change Technology, no? Then mas greener or more environment friendly yung ating ekonomiya. And that will require a lot of scientists, a lot of investors, inventors, a lot of technicians, no, in the Philippines. Kulang ang support na ibinibigay natin sa ating mga bright minds. Kaya grabe ang brain drain, no? Most of our scientists, gusto nila magtrabaho dito sa Pilipinas. Gusto nila mag-invent ng bagong packaging kasi bahagi rin ng aking advocacy is tigilin na yung use ng single-use plastics, no? Pero that would require alternative packaging. Pero karamihan sa ating mga investors, dahil kulang ang support dito, doon na lang sila nagtatrabaho overseas. So, ang daming mga interventions na kinakailangan natin para mapanatili sana yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Okay. So, thank you so much po. Ate G. Right. Salamat po. Yes. Thank you, Brother Egay, Sister Vivian. At ipo po tayo tapos, ha, Congressman Teddy. Meron pa po tayo mga additional questions. Opo, hanggang 10 o'clock tayo. Pero at this point, may I just ask you po kung ready po yung inyong copy ng Truth Covenant, because that will be at the last portion of our show. Ang ating pong program, babasahin niyo po yung nilalaman ng Truth Covenant na ito, okay? So, do you have your copy available? Okay. Yes, yan. Opo, yan po. Mamaya po, reserve, please reserve it. At yan po ay aming ipababasa po sa inyo mamaya. So, tayo po ay magbe-break muli para sa ilang paalala. At magbabalik po ang Catholic E-Forum! Simbahan Paghahalala 2022. One God Devote. Ito ang inyong kapanalig na himpilan sa Mega Manila sa panahon ng Kwaresma. Gifted to give 500 years of Christianity in the Philippines. Veritas et Forces, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, mga kapanalig, Philippine Standard Time, 9:31 na po ngayong umaga. Simbahan Paghahalala 2022. One God Devote. Okay, at balikan na po natin ang Catholic E-Forum with our senatorial candidate, former Congressman Teddy Baguilat. Okay,
Sandali lang, meron po. Pasok na audio, Father. Alright. Okay, anyway, Father Jerome, meron pa tayong few more questions for our senatorial candidate. Oo nga, Jake, ano, iniisip ko tuloy dito yung feedback from the shepherd kasi wala naman dito yung obispo. Baka maganda eh, tuloy-tuloy na lang natin ang ating talakayan kay Congressman Teddy. Ano? Yes. After saying that, Congressman, total naman ang advocacy mo talaga, ano, environment, ano, kitang-kita yan, lutang-lutang sa yung mga pinipresenta kanina. What is your thoughts on this? Ano? Yung pong mga obispo natin nagpahayag na ito pong fossil fuel, paggamit ng coal, ay phase out na raw yan. Ano? Dahil talagang injurious, harmful sa environment. But then again, may mga industries talaga na ito pa rin ang ginagamit. Yung tanong ko po dito, are you willing to file itong tinatawag nating eco tax? O di kayo yung green taxes? That aims to penalize ito pong mga violators, ito pong mga well, environmental safeguards natin. So, anong pananaw po ninyo dyan? Narinig ko yan, Mr. Father, sa isang energy player who is into renewables. Kasi sinasabi niya, the reason why marami pa rin coal ang preferred, no? 59% actually ng ating energy nagagamit sa coal and then around 7% galing sa diesel. Kaya, ang laki ng ating carbon emissions. No? Mm-hmm. Ang sabi niya kasi nga, mas mura ang coal. And so, when we have to phase out coal, how do we convince our energy players to really shift to renewable or greener and cleaner and safer energy? So, ang sabi niya, baka magandang explore yung tinatawag na carbon tax. No? Kasi meron tayong, di ba, yung sin taxes, no? Para bawasan yung alcohol, yung paninigarilyo. Ganun rin, no? Make coal more expensive. Although, meron na ngayon, Father, na in fact, solar energy and hydro, no? Or at least mini hydros, no? Hydro kasi ang laki ng pinsala rin sa mga lokal na komunidad, kaya mini hydro yung mas naiisip ko. Kasi nasabi nila, halos pumapantay na rin naman tao in terms of the cost of producing energy ang solar at saka iba pang mga renewables. Which to me, is, I think it's going to happen. Eh, kasi buong mundo, nagsisimula na mag-transition. Although mapagal, pero nagsisimula na tayo mag-transition to renewables. So it started the policy in saying dapat i-phase out ang coal. Dapat sa akin, sa ngayon, hindi na tayo nagbibigay ng mga exploratory permits sa coal plants to or diesel and oil plants to and maglagay na tayo ng magtakda na tayo no ng taon kung saan phase out na ang ating carbon based energy, although as to kailan yun yung kinakailangan aralin kasi ayaw rin natin mangyari na bigla na lang nag-phase out nga tayo, wala naman tayong korea. So, puro brown out. So, definitely, it has to take long-term planning. When do we fast-track itong mga renewables? And we have a lot of potentials in the Philippines. Ha? Hindi lang solar, hindi lang wind, hindi lang hydro. Andyan ang geothermal, andyan rin ang tidal, which is something that we could explore. Sabi nila, mahal, but you know, technology is improving every year. And it's going to improve. Because of what we're facing now, itong climate crisis natin. So it's going to be cheaper, going to be more efficient. No? So tingin ko, it takes political will talaga. Mm-hmm. Political will in saying that we will transition to cleaner and safer energy. And then let's look now in the laws that will really diminish no the energy players' desire to go into coal and then shift, give them incentive to shift. Cleaner and safer energy. Okay, so since you mentioned about that, ano, yung mga renewables, meron din ngayon mga usapin eh, na yung nuclear power, mahalaga na rin daw po ngayon kasi kulang talaga tayo sa sources. Ano? Kaya naman na medyo hirap daw din po tayo sa paghahanap ng sources, of power, and then of course, kaya nagmamahal. Eh, malaki din daw ho ang magiging tulong ng nuclear power. So ngayon, meron pa ngang mga usapin na ito bang nuclear power plant sa Bataan, ay buksan muli. So kayo po ay anong thoughts niyo diyan kasi dadaan din po sa inyo yung usapin na yan sa Senado kung sakali man. Sa akin I said cleaner, greener and safer energy.
No, ang dami tayo tagang mga masamang karanasan naman sa nuclear energy, no? Sa Japan, sa US, sa Russia. These are more technologically advanced countries, and yet problema, nagkaroon sila talaga ng problema sa nuclear energy. Besides, andyan yung toxic waste eh, that nuclear energy generates. So, samura niyang itatapon. So, it's also very damaging to the environment. So, sa atin, I think it should be a last priority. Tulad ang sabi ko, in-identify na yung other renewables. Marami tayo dito sa Pilipinas. So, yun yung bigyan natin ng priority and not nuclear energy. No? Sabi nila, yung nuclear power plant, aside from yung loans na ginamit na nakapagrabe, no? Very onerous yung terms, no? Pero that itself, no, the facility itself lies in a geohazard area. Papaya sa mga pag-aaral rin. So, since ang Pilipinas, tayo, magnet yun ng natural disasters, earthquakes, volcanic eruptions, nasa ring of fire tayo, I don't think that nuclear energy is a good potential, I mean, good mix for the Philippines given yung ating natural disasters na palaging bumibisita sa Pilipinas. So I'm still really more into exploring and prioritizing other forms of renewable energy. No? Muted, Father. You're muted. Yung pong build, sabi nila nakapag-generate naman ito ng marami yung trabaho. Ano po? Ngunit nakita naman natin dito na, well, hindi po ito yung tipong sustainable na trabaho. Di ba? So ang gusto natin dito, yung employment sana na maibibigay sa mga Pilipino, sustainable. Kasi talagang ito yung pagkakitaan nila. No? Ano pa po ba ang ibang nakikita ninyo na pwedeng introduce para itong unemployment rate dito sa Pilipinas, mapababa ho natin, mabigyan ng trabaho, sustainable na trabaho mga kababayan natin, at hindi ho sila ano, yung tipong magi-kahos, ika nga, dahil meron silang pinagkakakitaan na sustainable nga. Yeah, yeah. Ako, let's invest in countryside. Eh. Kaya nga, kung meron tayong build program under the next administration, ito, pinag-usapan na namin with the ticket ni Vice President Lenny Robredo na ang focus naman ng infrastructure program should also be in the countryside. Kasi karamihan ng mga kababayan natin, ang tigla, ang development nasa cities, eh, nasa urban centers, because most of our build programs are focused towards the urban centers. So everybody wants to go to the cities. Nagkakuntuloy tayo ng congestion dito. So ngayon, sinasabi ng gobyerno, by probinsya. Pero wala kang investments doon eh, in terms of farm-to-market roads, in terms of irrigation systems para dun sa mga magkasaka, at saka improvement rin of our provincial and municipal roads. No? So tingin ko, kung magkakaroon tayo ng infrastructure program, let's invest in the countryside. No? In fact, ang infrastructure is sa isang development plan, support services yan eh. Support to what? So nabanggit ko na kanina, agriculture. The backbone of the Philippine economy is in agriculture. At pag mag-invest ka sa agrikultura, multiplier effect yan. Hindi naman magsasaka ang matutulungan mo. Eh. Maraming mga industriya, no, ang sasabong pag maganda ang ating agrikultura. No? At nabanggit ko na rin tourism. So saan ba ang tourism areas? Nasa probinsya. Nasa mga lugar ng mga katutubo, no? Yung mga beaches natin, yung mga mountains natin. These are our tourist attractions. So, kung pagandahin natin yung ating infrastructure towards our tourism areas, no? Gaganda ang ating tourism industry, magkakaroon ng multiplier effect. Ako, karanasan ko kasi sa Ikugawi. Pag maraming turista sa rice terraces namin, hindi lang yung farmers na nag-benefit, no? Yung mga lodging owners, no, yung mga restaurants and eateries, yung mga gumagawa ng pasalubong kasi turista ng Pilipinas. Grabe sa pasalubong, no? Yung transport industry, yung mga tour guides. So, yung multiplier effect ng tourism, napakahalaga yan. No? Yun, nabanggit ko na rin kanina, no? Kung i-invest tayo in infrastructure, let us improve our port facilities. Lagyan natin ng shipbuilding facilities doon. Lagyan natin ng ship docking facilities kasi
pag dito sa Pilipinas, pumupunta yung mga barko, nag-dock sila instead of Singapore or other countries, grabe rin ang multiplier effect sa ating ekonomiya. Maliban doon sa mga taxes binabayad nitong mga shipping companies. Pati yung mga seafarers nila, dito muna titira, dito muna magkakaroon ng relaxation. So, ang laki rin epekto sa local economy if we have more foreign ships registering and docking in the Philippines and doing shipbuilding in the Philippines. Father, okay, G? Okay, sige. All right, thank you. All right, ako na muna ulit. Ano po? Nabanggit po before na meron po kayong pag-suporta rin po sa gender expression at kayong po ay tutol sa discrimination. Ano po? So meron kayong pinapromote na anti-discrimination. Pagdating po sa LGBTQ at ito pong paano ka lang magkaroon po ng same-sex union, ano po ang stand po ninyo hanggang dito? Ako, one of the principal authors ng itong anti-discrimination bill. Meron yung anti-discrimination law based on sexual orientation and gender identity, tinutulak ng LGBTQ community. Meron din yung general anti-discrimination para sa lahat ng mga sektor o like persons with disabilities, katutubo, senior citizens, nakakaranas ng discrimination in terms of government services, in terms of doon sa school, at saka sa employment. No? So, yun yung aking itinutulak. No? For instance, yung aking pagiging kampiyon ng LGBTQ rights. Ito, ano, proseso to eh. Kasi, umpisa akala ko, wala namang discrimination dito sa Pilipinas. Natanggap naman natin na meron talaga mga gays, may mga lesbians, may mga kamag-anak ako, may mga kaibigan ako ng LGBTQ. But when I started talking to them, doon ko na-realize na meron sila mga nararanasan na diskriminasyon sa paaralan, no, sa workplace, hindi sila na-employ dahil lesbian sila or gay sila, hindi sila napopromote. Kaya nga, usually pag LGBTQ, sinasabi ng mga kami, magdala sa salons, no, sa entertainment industry. Pero hindi, ang daming potential ng LGBTQ in other careers, no? Pero yun nga, may discrimination. Ganun na yung persons with disabilities. Ang daming PWDs, hindi nakakapagtapos ng pag-aaral nila kasi kulang ang kakayahan ng ating educational system na mag-provide ng quality teachers and equipment and facilities para sa ating mga persons with disabilities. So yun rin yung bahagi ng aking itinutulak na anti-discrimination law. For everybody else who feel that they are discriminated in our society. Ngayon, as doon sa same-sex civil union, yun po yung nag-usapan ngayon. I'm open, no, to discussing this. Now, I know it becomes a religious debate minsan, no, especially when you term it a same-sex marriage, no. So mas bukas ako doon sa pag-usapan yung same-sex civil union. No? At least sa mata ng brass, sila ay pwedeng mag-asawa. But sa akin, importante muna yung dun sa, let's focus first o dun sa anti-discrimination, no? Dun sa SOGI. And then after that, then let's discuss naman same-sex civil union kung sakasakaling yun rin ang kagustuhan ng ating mga LGBTQ sector. Kanina po, Congressman, na-address nyo na yung ancestral domain issue ng mga katutubo. Pero meron pang isang mahalagang issue dyan, yung militarisasyon ng mga lugar kung nasaan ang katutubo. Kapag kayo ay pinalad na maging senador, what are you going to do in order to stop this so-called militarization that is very concerning, ano, at talagang medyo harmful sa buhay ng mga indigenous peoples? Actually, for indigenous peoples, ang kanilang pananaw sa kanilang ninunong lupa is grado. Kaya na in many ancestral domains, no, tinatagurian nila itong P-zones na talagang itinatagurian nila is kapayapaan. Ayaw nila ng gulo. Marami lang siguro o merong mga iilan na dahil sa desperation, dahil nila naaki sila, meron talagang mga sa rebelde. Pero sa akin,
importante siguro yung tindihin natin kung bakit meron sa ating mga katutubo ang nagsisimula ng mag-push back, mas ipinaglaban na nila yung kanilang karapatan. Kasi naaaral na rin nila na meron pala kaming karapatan, mahalaga itong ancestral domain. Dapat pag merong gustong mag-agaw dito sa ating lupa, dapat labanan natin. No? Sana intindihan ng ating gobyerno, ng ating military na these are legitimate issues and the only way para ma-prevent, no, yung pagsapi ng mga katutubo sa rebelde ay bigyan natin sila ng sapat na support services, edukasyon, kalusugan, kabuhayan, at kilalanin natin yung kanilang mga karapatan na legitimate even sa ating mga batas. Diyan naman, legitimo naman yan. Kaya sa akin, Father, yung red tagging, malaking problema yan sa mga katutubo kasi dami kong nakakausap. No? Datos, mga team-wise, mga bae. Kinikwento nila na hindi lang isa, dalawa ang nare-red tag. Yung buong tribo nare-red tag dahil sa pagtuto nila sa isang malaking dam o di kaya sa mining or other extractive industries doon sa pamamagitan ng pamayanan. So, it doesn't work for me itong red tagging. Kaya nga, kung if you want to be more specific about this, no, yung gawain ng NTFL kapat mapigil na yan. No? Hindi yung pagbibigay ng support services or ng mga development funds, no, that has to continue. No? Kasi talagang ang dahilan kung bakit maraming sumasapi sa rebelde is because of poverty. So, bigyan natin ng development itong mga vulnerable areas. Pero yung pag-red tag ng mga kritiko, ng mga ng pamahalaan o di kaya yung mga nagpo-protesta, no, at pinagtatanggol lang nila yung kanilang karapatan at ninunong lupa, hindi dapat sila ma-red tag. Dapat unawain natin kung bakit nangyayari yan. Rajik? So, therefore po, ano, quickly lang, gusto niyo pong ipagbawal ang red tagging kasi meron pong ganyang pagkilos ngayon din sa Kongreso. Sa Senado po, susuportahan po ito. Yes, merong final si Senator Frank Rilon that criminalizes red tagging. So, susuportahan ko po. Okay. Mm-hmm. All right. Well, how about ito naman po, ano, isingit ko lang. How about decriminalizing abortion? What's your thoughts on that? Sa akin, that's something that I'm open to discussing. But I'm really more focused rin dun sa post-abortive care. Kasi whether we like it or not, there are a lot of abortions in the Philippines and marami ang namamatay because hindi sila nabibigyan ng post-abortive care kasi takot humingi ng tulong sa doktor o sa midwife o sa nurse, yung mga kababaihan, dahil nga because of the law that penalizes women. In fact, the law is very discriminatory sa mga babae kasi sila yung ikukulong eh. Hindi naman nadadama yung tatay, no? So sa tingin ko importante na siguraduhin na hindi siya mag-crime kung sakali maghangad sila o maghangad sila ng post-abortive care para siguraduhin naman na yung kalusugan ina. Ganun rin dun sa mga medical practitioners na responsible doon sa post-abortive care na hinihingi ng ating mga nanay. Now, as to decriminalizing abortion, that's something that we need to really discuss because sa akin, importante rin talaga yung right to life. No? So, I'm open to, at ito, nabanggit ko naman ito sa mga ibang forum, to be honest with this, no, I'm pro-choice and I'm also open to discussing yung decriminalizing of abortion. But mas importante sa akin ngayon is ensuring lang na doon sa mga abortions na nangyayari sa Pilipinas, no, ay siguraduhin meron tayong post-abortive care. Okay. Jake? And one final question for me. Ito pong sa batas po ng diborsyo sa Pilipinas, susuportahan niyo po ba ito? I'm for dissolution of civil union. I kasi nung mayor ako, governor, grabe talaga, have been trying to strengthen, no, yung ating counseling services. Kasi in terms of strengthening the family, of course, nasa simbahan yan. And in terms of government support, nasa local governments yan because of the social welfare office natin. Talagang siguraduhin sana yung integrity ng family. But dahil rin sa aking karanasan, nung governor ako, mayor ako, and even when I was
car. Meron talaga mga pamilya na or meron mga unions na talagang mapang-abuso na, no? Binubugbog yung asawa, binubugbog yung anak, no? And nakikita ko rin sa mga overseas Filipino workers, nagpapadala sila ng kanilang mga ayuda sa kanilang asawa, pero yung asawa ginagamit sa ibang pamilya. So, these are the reasons why I support dissolution of civil union with conditions. With conditions, because we also have to protect the family. You know? We have also have to do everything we can, whether it's government or private sector or our religious institutions, in making sure that marriages do work. No, wala pa ako akong asawa, pero ako very I still believe in forever. But yun nga, there are also unions or marriages na talagang grabe na yung nangyayari dun sa mag-asawa, saka mga anak, no, na bubugbog tulad ng mga sabi ko. So there are also grounds, no, that I think for me, that's why I push for the dissolution of civil union. Kasi pag sinabi mong divorce, again, it becomes a religious debate. And sa akin, hindi maganda na ipasok sa debate sa Kongreso ang mga religious issues. Although, of course, we are guided by our religious beliefs, no, definitely. No, yan naman ang nagtutulak sa atin sa ating mga positions. No, kaya we oppose death penalty, no? because life is important for us. Pero sa akin rin kasi, we oppose death penalty because it's not effective in terms of fighting crime. No? So, yun yung ating debate. Ganun rin, no, pagdating sa usaping divorce, no? Dissolution of civil union with conditions, no? Linaw naman eh. In fact, yung legal separation natin, yung annulment naman natin, there are conditions that lead to this. Pero to take it at a further level, yung dissolution of civil union, para naman makapag-asawa rin. Kasi kinakailangan rin, deserve rin yung mga talagang nasawi sa pag-ibig, nasawi sa kasal, na enjoy rin ng married life. No? Okay. Ajik, yung pang segment natin na susunod. Yes, actually, Father, usually we're trying to be back from our bishop, ano? Our shepherd, but our bishops are not available today. So, Father, shall we move on to the final, ano ba? Yes, mahalaga din yung ano gagawin niya na, kumbaga, covenant, ano? Mm-hmm. So, I think we go to that na. Ah, sige pa. Okay, so, Congressman Teddy, if you can produce your copy ulit, ating pong Truth Covenant, hihingi namin na itaas po ninyo ang inyong kanang kamay to swear by the contents of this covenant, and now you may please read the contents. Okay, sige. I, as leader of this country, pledge to support and promote the right of every Filipino to vote. I pledge to advocate truthful, responsible, upright, transparent, and honest elections in this 2022 synchronized national and local polls. I pledge to support campaigns that aim to motivate the Filipino people to take responsibility for the country by participating in polls. We also exert great effort and exhaust all means to encourage every Filipino to responsibly exercise their right to suffrage. I pledge to avoid resorting to the politics of personalities and patronage. Refrain from using guns, guns, and gold. I pledge to strongly admonish our relatives, friends, followers, and supporters to desist from violence, deceit, fraud, and other unfair and dishonest practices. I will uphold the credibility and the integrity of the remaining campaign period and election process and the dignity of the Filipino people. I will uphold the Constitution and support truth elections on May 9, 2022. I will remember always that we are God's steward on earth and must therefore promote at times a safe, clean and wholesome environment and an unequivocal respect and reverence for life. I commit myself to this covenant signed on this fourth day of April in the year of our Lord 2022 at the Catholic E-Forum of Radio Veritas 846. Thank you very much. Thank you, Bob. Please affix your signature, ano, Congressman, and then
paki-share po ng isang screenshot ng inyong tigma dito po sa document na ito. Okay? Hmm. So siguro, Jik, ano, habang pumipirma, magbigay na lang tayo ng konting points dito ano, sa mga binanggit ni Congressman Teddy Bagilat. Kitang-kita naman yung kanyang platforma, yung programa. May mga economic drivers, pro-people naman yung kanyang mga plano. At meron lang siguro na hindi naging ano, no, naging in sync ano, sa ibang mga pananaw, ibang mga kumbaga ay advocacy ng simbahan at saka yung sa kanya. But then again, we leave it up to the voters. Ano, you heard Congressman Teddy Bagilat. And then May 9, kayo po ang magdidesisyon. Kami naman po dito sa simbahan ay gumagabay, nagbibigay sa inyo ng impormasyon, nagbibigay din ng pananaw ano, tungkol sa mga katuruan ng simbahan. Kung in sync ba ang kanilang mga pananaw, pinupuntuhan naman natin yan. At sila naman, yung mga kandidato po natin, they're honest enough ano, to admit that maybe ano, ito yung kanilang pananaw at maaaring hindi naman, kumbaga ay sa full sa pananaw din ng simbahan. But at least, ano, they were honest enough and then they're committed to what they believe in. So it's up to the voters now to make their decision. Okay, and with that, we would like to say thank you very much to former Congressman Teddy Bagilat for spending the last 2 hours with us. Maraming maraming salamat at maganda po na talagang nakilala kayo ng mas malaliman ano po, ng ating mga kapanalig. Yung bang buhok niyo, wala kang planong tipito. Joke lang. Is this cultural ito po? Hindi nalanin naman. Kasi for the longest time po, lagi namin kayo nakita with long hair. Yes, okay. At susunod na po ang talakbay ng kabataan. Abangan niyo po sila. At muli, sa ngalan po ng mga kasama natin sa Radyo Veritas, kami po inyong mga lipod mula sa Diocese of Archdiocese of Manila, Commissioner Family and Life. Po si Kuya Egay. At si Ate Vivian. Ako po si Ate Jik at si Pare Jerome. Simbahan Apalalan 2022. One Godly Vote. Bilang paghahanda sa May 9 national elections, inihahandog ng CBCP Permanent Council sa pamamagitan ng Commission on Public Affairs at Episcopal Commission on Social Communications sa pakikipagtulungan ng ARCAM AOC, TV Maria, Catholic Media Network, Radio Veritas Asia at Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang isang one-on-one discussion ng mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at mga senador. The Catholic E-Forum. Alamin ang kanilang plataporma at mga advokasya sa politika, ekonomiya, kultura at kalikasan. The Catholic E-Forum. Kasama ang mga Veritas Anchors, Angelic Lazo at Reverend Father Jerome Ceciliano. The Catholic E-Forum. Mapapakinggan dito sa Veritas 846. Ang radyo ng simbahan at mapapanood sa Facebook page DZRV846 at sa Veritas TV Sky Cable Channel 211. The Catholic E-Forum.